So ito na po, no, gagawa tayo ng ulit, ng ganon. So, ang first na ginawa natin, ganyan. Tapos iikot tayo ulit. Dalawang ikot, 1, 2, yan. Tapos, sasabi tayo ng isang beses dito. Ayan. Tapos, sabay, papasok natin itong dun sa butas niya ulit. Para nakapick siya. At the same time, maani yung, hindi basta-basta masisira yung ating loop. Ayan. Ayan po. So, nakapasok na siya. So, ang gagawin naman natin, makita natin na ganyan. So, ang gagawin naman natin ay itong ganito. So, ang first step natin sa kanya ay bibend natin siyang ganyan. Yan. Kasi nahihigit ko na yung ano. Yan. Tapos, yan. Nakita nyo, ginagamit ko tong isang kamay ko, yung finger kong isa para mag-bend yung alambre. So, titignan din natin kung gaano kataas. Kung gaano kataas, kasi magiging dapat pareho siya eh, no? Yan. So, titignan din natin kung magkasintaas yung ginagawa natin. So, iikot pa tayo ng isa pang ikot para magaya natin ng ganitong-ganito yung ating project. Yan. Ikot tayong isa. Yun. Yun. Ikot. Tapos, ayan. Pipigilin ulit natin yung isang, ayun, nakita nyo? Tsaka tayo iikot ng isang ikot. Ayan. Actually, pagka naikot natin to, ano na yan eh, matibay na siya. So, kapag ka ganon, nagputol tayo, ito yung trabaho ng flat nose natin. Pina-flat natin yung mga nakausli. Ayan. Tapos, saka na natin aayusin ngayon kung yung magandang tsura niya. Ayan. Ayan. Meron na po tayong isang set ng hikaw na moonstone. Ayan. Susunod natin gagawin ay ang pinaka-ginto niya. Ito. Kita nyo, napaka-simple lang. Kung sa bagay, parang masimple lang gawin dahil sanay na ako. Pero sa inyo, medyo mahihirapan pa kayo. So, tulad nung ginagawa ko noon, dahil wala pa kayong mga tools, so kahit na anong bagay na medyo round, ito, lipstick yata ito eh. Yung last time ginamit ko, pencil naman. Ayan. So, ang pag-fold niya ay ganyan. Yan. Kasi pag dito kayo nag-umpisa sa pinakadulo ng alambre, hindi niya yan mafo-fold. Tsaka may gagawin tayo dyan, kaya hindi natin ifo-fold. So, ang kailangan natin ay dalawang ganito. So, kailangan natin ng tatlong ikot. Para makakuha tayo ng dalawa o apat na ikot na ikutin natin. Yan. Yan. So, nakakuha na tayo ng apat na ikot. So, kahit na madami, kung gumagawa na kayo talaga ng hikaw, so, kahit madami ikot yan, pwede na kasi magagamit nyo naman sa ibang project. Ayan. Nakita nyo? Gagawa tayo ng hanggalin nga natin to para makita nyo ganyan. Kaya lang po nakabuka yan kasi nga nilalagay ko sa sabitan. So, ang original maging itsura niya, ganito po siya.
Ayan. So, ganito po ang gagawin dyan. So, nakaikot na tayo dito. Ano po? Nakaikot na tayo dyan. So, kukunin natin yung dulon-dulon na yun. Tsaka tayo gagawa ng... Ito pong dulo na to. Ito po yan. Ito. Yan. Yan ang gagawin natin sa dulo niya. Iikot tayo para dyan sasabit yung hikaw. So, huwag nyong tatanggalin doon sa dito. Huwag nyong tatanggalin habang gumagawa kayo nitong tenga na to. Kasi, para bilog pa rin siya. Kasi, pag tinanggal nyo siya dito sa lalagyan na yan, sa pinag-ikutan nyo, madidisporma po siya. Madidisporma siya. Makita niyo po kung paano ko inikot. Clockwise lang. Ayan po itsura niya. Hindi po ba? Ganyan. Ganyan. Para maikot natin ng gusto, na-out of focus ako. Ayan. Para maikot natin, para parang hindi pantay kasi yung tingin ko. Ayan. Nakadiretso na siya. Ayan po. Meron na tayong ganitong isa. Ganyan. So, kakatin natin. Cut. Dito po nyo kakatin sa tabi ng... Ayan. Ganyan po. Ayan. So, meron na tayong isa. So, gagawa pa tayo ng isa. So, nakita nyo, meron pa tayo dun sa kabila. Ay, hindi. Dito na lang tayo. Kasi ang ginagawa ko lang dyan, tinutuklap, inaano ko lang yan, tinataas ko lang yan para makuha ko ulit yung dulo niya. Yan. Tsaka ulit, magka-clockwise ulit ako. Ganyan, magka-clockwise ulit ako para makaikot ulit tayo, makagawa ng tenga ulit. So, kailangan hawak nyong mabuti dito, yung grip. Yung grip nyo dito, dapat hawak nyong mabuti yan. Kasi para hindi siya mawala sa forma. Ayan. Nakita nyo po, nakagawa na tayo ulit. So, kakatingnan natin ulit. Ayan po. Meron na tayong dalawang sasabitan ng ikaw. So, ito po ay pwedeng... Ayan. Ganyan. Ganyan po siya. Ayan. Kasi sasabitan natin siya ng hikaw. Tingnan nyo po yung pinaka ano, yung pinakaharap kasi ito po yung harap niya. So, dapat po ang sabit natin pa ganyan. Kasi ito po yung harap niya, ito po yung likod niya. Ang sabit po natin dapat pa ganun. Kasi pag ganyan po ang sabit natin, ang nakaharap po ay yung likod. No? Pag kami design kay sa harap, make sure na yung pag sinabit nyo sa hook ng ear ng earrings ay nakaharap yung design. Ayan po. Ayan po, nakabitan natin yung isa. So, yung isa naman, ihaharap natin siya. Ayan, kasi nakitagilid siya kanina. Ayan po. So yung pag twist niyo nitong hook doon lang po sa dulo para lang po makapasok itong ating pansabit, yung bilog natin para makasabit siya. Huwag pong bukang-buka kasi para hindi masira yung pagkabilog ng inyong hook na pansabit. Ayan po, meron na tayong
isang pair ng ikaw na teardrops. So, yun na lang po mga ka-lola. Susunod naman, gagawa tayo ng isa pang interesting na design. So, don't forget to like, subscribe, and share. Tapos, click nyo yung kalembang dyan para pag may bago akong video, mano-notify kayo. So, take care everyone, and ingat po tayo lagi. Stay safe. Bye-bye po. Bye-bye.